At bakit ngayon ka lang ibon ka? Kahapon pa kita hinahantay ah. Bakit ngayon ka lang umuwi? Naglibot ka na naman yata. Ayan. Isa ka pa. Buti umuwi ka pa dito. Ayan oh. Ayan, sa kayo dalawa galing. So we are back again guys dito sa Pidyolog TV. So for today's video, ayan, meron nga tayong dalawang good news about do sa Flyers Love natin or do sa Flyers Love natin. So mamaya sasabihin ko sa inyo yung dalawang good news natin na yan. Then update ko na rin kayo sa inakay ni Unknown kung ano na nga ba nangyari. So kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag mo nakalimutan mag like, share, subscribe, and click na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga susunod pa natin video. And also, para like na rin malapitins yung ating Facebook page. Ayan, Pidyolog TV. Para lagi ka updated sa mga ilalabas natin video dyan. Okay, malapitins. So, kung ano nga ba yung dalawang good news natin doon sa Flyers Love natin. Dito ko na nga ba kailangan na inakain ni Unknown. Alamin natin. Tara! Okay mga labutin, so yan, syempre bunga ng video, magpo-promote lang tayo ng isang Pidyon vlogger din mga labutin. So ito, mag-subscribe na nga kayo mga labutin kay Idol Rag Kalapati TV. So ito nga YouTube channel niya. So manood na kayo sa isa sa mga video niya mga labutin. Then after nyo manood, is mag-subscribe na kayo and then hit nyo yung bell button para updated kayo sa mga ilalabas niyang bagong video. So ito mga labutin, napaka-creative din na bata niya kay. So napakaganda nung nagawa niya lock out of sa kahoy lang wala din sa kawayan din sa mga dos for dos, so siya lang gumawa. So make sure na manood ka na nga diyan wala din, then after mo manood is mag-subscribe ka na and then click mo yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa niyang video. So ito, marami ka rin matututunan dito wala din sa buong sa pag-iibon. So medyo marunong na rin siya. So make sure na manood ka na nga diyan. Okay mga labutin, so yan yung inakay ni Unknown is hindi ko pa rin naiaakyat hanggang sa ngayon. So bukas ng maga ko ito iaakyat mga labutin. Pagka nagising tayo ng maga, doon natin iaakyat to para hindi manibago or mamayang hapon pala, dahil naalala ko hapon nga pala tayo dapat naglalagay ng kalapati sa loob para magdidilema, hindi na siya makukuhang mabubugbog noong mga kasama para kinabukasan. Makikita nila, kaya hindi na bago sa mata ng ibang kalapati natin para iwas bugbog na rin. Kaya hapon tayo maglalagay. So mamaya ito lalagay ko after nitong vlog natin na to. So alas 4 na rin, mamaya pa tayong 5 magpapakain dahil wala naman loading. Pagka may loading, alas 4 pa lang nagpapakain na tayo. So ito, wala pang mga pangalan to. Free to comment nga kayo, labutids, ng pangalan pwede dito. Ayan o. Ayan, ang itim ng paala, ang itim ng kulay nyo. So, ayan, isip kayo ng pangalan babae sa isa na yan. Ayan, pasok ulit dun. Ayan, yung isa, apakahirap gamutin, alam mo din, yung bulutong niya. So, siguro bago naman dumating yung race is maaalis yung bulutong nitong isa na to. Ayan, no? Ayan, isip din kayo ng pangalan para dyan, alam mo din. Dirty blue ba yung kulay niya na may bulutong? So, ako din umiisip ako kasi nakakalito mga labutin. Sa hayaan muna natin yan. Hindi ko pa naisipan ng pangalan. Hindi pa naman natin naililipat. So, yung dalawa nga dun, yung anak ni Taal is, ang pangalan is White Light at saka si Red Bar na lang yung tinawag ko sa isa mga labutin. So, Red Bar naman yung kulay niya. So, yun yung pinangalan natin. Red Bar at saka si White Light mga labutin. So dito sa taas, dalawa na yung itlog dito. Medyo malalaki na rin. So pupunta tayo ngayon mga labutins dun sa taas sa loft natin para maipakita ko sa inyo yung dalawang good news natin dun. So akit lang tayo dun saglit mga labutins. So tara! Okay mga labutins, so yan. Yung good news nga natin is ayun o. Ayun o mga labutins. So kung nakikita nyo yan, si Taal naka-uwi pa rin. Ciao mga labutin, so may maisasamba pa rin tayo sa susunod na Sabado. So kaya nga pala nagkaganon yung upa-uwian kahapon is yung mga dinaanan mga labutin sa release point is maganda yung panahon sa Laguna.
sa Laguna nga ba? So sa Laguna nga yata hinilis sila na, so sa release point is maganda yung panahon malabutis, kaso sa mga dinaanan nila is hindi maganda. Kaya sa mahigit 1,000 naglaban na kalabate, pito lang yung umuwi sa oras, pito lang yung umuwi kaagad, then isa lang yung totaling umuwi sa oras malapitin. So isa lang yung nag 700 yung speed, then the rest 695, may nag 400 pa, so 441 mga ganyan na speedan malapitin. Then you know, kung mapapasin nyo, mayroon isang ibon dito nakabalik ng hindi inaasahan. So kung makikita nyo yan, malapitids, nakita na sa mga unang vlog natin yan, yan si Superman. So kukunin ko lang saglit, kukwento ko sa inyo kung paano napunta dito yan. So ito, malapitids, napunta dito to dahil binili natin dyan sa gawing GK, malapitids. So ang nangyari kasi dito, lumibot kami ng barkada doon, malapitids. Then nagandahan ako sa kulay ni Re, nagandahan ako sa itsura ni Re. Kaya binili ko, malapitids. Then nung ililist ako yung ring ban niya, nung tinignan ko yung ring ban niya, kako ba't kamuka. And then alala ko si ano nga, malapitids, si Superman. Hindi ko alam kung bakit napunta doon sa GK, dahil pinagdalan nga nito is sa gawing San Carlos pa. So chinat na rin ako ng may-ari nito na napawalan nga daw niya, baka daw bumalik dito. So hindi na siya bumabalik. Then na tiyempo, ayan, bumili tayo ng kalapati na white flight. Then nagkataon siya pa yung nabili natin, malapitids. So di ko alam kung paano gagawin natin dito. Papabayad ko na lang doon sa may-ari yung binayad ko doon sa pinagbilan natin. So ayan, ang ganda ng kulay nito, kaya binili ko to. Nakita ko siya nakadapo, ang ganda ng kulay niya, malapitids. Ayan o, blue by white light. Ito paborito kong kulay, kanya lang kinuha nga ni Papa to noon, binili niya sa atin, tapos dinala niya doon. Ang kaso, ayan, nabalik na naman siya dito sa loft. Mukhang gustong gusto talaga niya dito sa loft. Ayan o, so si Superman, malapitids, baka gawin kong breeder tong isa na to. Ayan, ang ganda ng sukat ng katawan niya, buo pa naman siya. So nawala daw to sa ano, mag-isang linggo na yata. Then kanina ay kahagabi ko lang nakuha to doon. So medyo madilim kasi nung nakuha ko to, kaya hindi ko nakilala. Then sa pagkakaalala ko kasi, dilaw yung sing-sing ni Superman. So hindi pala, kulay puti pala, ayan o. Then yan, meron clip ring na item. So ayos, di ko alam paano pag-uusapan namin dito sa may-ari niyan. So ito namang isa, papakita ko sa inyo, malapitids. Talaman. So ito si Tal, umuwi kaninang maga to, malapitids. Talagang nagka-smash yan, buti nakauwi pa siya. So ito siya, ito si Tal, malapitids, nakauwi pa. Ito isa, ayan. So papakita natin, ayan o, wait, tayo itong balahibo. So ayan o, ayan o, malapitids, dalawang ibon natin nakabalik dito sa loft ng di inaasahan. Ayan o. So ayan nga, malapitids, ang ganda ng kulay, white light. Ayan o. So ito si Taal, malapitids, is sticker niya dito pa din. Ito pa din sticker niyo. So ganito itsura na sticker dito sa amin. Ayan, halos sa lahat naman ganyan. Babakbakin mo lang na ganun. Then ito i-text mo. So kung sanang nakauwi to, malapitids, sa feeling kong nakauwi siya noong araw na yon or kahapon. Kung nakauwi siya kahapon, malapitids, napakasaya natin nun. Dahil isa tayo sa makakapagpauwi sa Smash Race. Kung talagang nakauwi siya, ayan, babakbakin ko na dito. So ayan, malapitids, ito yung tsura niyan pagka binakbak nyo. Ayan. So ganyan yung tsura nun, then yan yung itetext namin pagka dumating na ibon. So yan yung nakikita namin sa sing-sing, malapitids. Pagka naglo-load kami, yan yung ipapakat ng club. Then yan yung itetext namin pagka dumating. So about naman sa sukat ni Talis, hindi naman siya ganong numipes. So isang araw siyang nawala. Ayan, medyo lumitoy picho niya, pero hindi naman gano, dahil nung niload nga natin toys, medyo bilog na bilog siya, kaya meron siyang inubos na taba sa liparan, malapitids. Meron siyang kinain taba. So i-recover natin ulit to. Ayun o, halataan yung nahirapan si Taal, malapitids. Tingnan nyo yung dulo ng pakpak niya. Nasira o. Sobrang lakas kasi ng hangin nun, malapitids, sa mga dinaanan nila. Kaya magkakaganyan talaga yung pakpak niya. Tingnan nyo naman o. Ayan. So ano-ano, sabog-sabog yung dulo ng pakpak. De sa buntot, ayan doon din o.
So alam niyo yung nahihirapan ibon pag ganyan yung buntot, nahihirapan niyo no, love this. So ayan pa. So pagising ko kanina, nakita ko nandito to sa taas ng bubong na ay sa loft natin, nakapasok na siya. So ayos, wala pa din, nakauwi pa siya, may mailo-load pa tayo. So i-recover ko yan, then ilo-load ko. Then about naman dito kay Superman, sa isa na yan, bahala na mag-uusap kami dun sa tunay na may-ari niya, kung tutubusin niya sa atin, ay kung babayaran niya lang loft sa atin, bibigay natin, kaso ayan, sayang sana kung kukunin niya. At ganda ibon niya kay. So may inakayata to doon sa pinagkuhanan na at sa pinanggalingan niya, kaso lumayas ka, umalis. Hindi ko alam kung bakit nahuli sa JK yan. So bahala na, pag-uusapan na lang namin kung ano yung pwedeng gawin namin dyan, kung pwede ang kuhanin niya or hindi. So end ko muna to dito, magpapakain na ako dahil as 4 na rin yan. Then iakit ko na yung anak ni Unknown dito. So end ko na ito dito, Alawadids. Thank you for watching this vlog. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para sa mga susunod ko pang video. Okay, mga Alawadids. Bye-bye.